So ayan, napag-usapan na po natin yung psychosexual theory by Simon Freud. Ngayon, pag-uusapan naman po natin yung psychoanalytic theory of personality. Again, psychoanalytic, psychoanalysis, and psychoanalytical are the same. And this is under pa rin ni Simon Freud. Again, sabihin mo psychoanalysis. Say it again. Sabihin mo psychoanalysis. Pag sinabi po natin psychoanalysis, tatlo lang yung dapat kong tandaan. The levels of mental life, these are the things that you should remember. The levels of mental life at saka yung elements of personality. Pag-usapan muna natin yung levels of mental life. Pag sinabi po natin unconscious, sabihin mo unconscious. Okay. Pag sinabi natin unconscious, it contains all the feeling, urges, or instinct that are beyond our awareness, but it affects our expression, our feeling, or action. For example, pag nakatulog ka. Nung bata ka, nakatulog ka, tapos pagising mo, basa yung short mo. Diba? Diba nangyari na sa atin yan? Napagising mong basa, basa ka na yung short, pati yung higdaan, because nakaihi ka, pero hindi mo yun alam. It resulted for action to urinate na unaware ka. Again, also Oedipus complex. So Oedipus complex po, hindi natin alam na nagkakaroon po tayo ng sexual desire towards our mother kung tayo ay lalaki. Diba? Also, ang girls. Electra complex, unconscious, hindi mo alam na nagkaroon ka ng sexual desire towards your father, and it resulted you to become mama's boy, that's the action, mama's boy and the papa's girl. Okay, gets mo po tayo sa unconscious, very madali lang. Sabihin mo naman preconscious. Pag sinabi po natin preconscious, it is also known as subconscious. Say it again. Sabihin mo subconscious. Very good. Pag sinabi natin preconscious or subconscious, these are the facts stored in a part of the brain which are not conscious but are available for possible use in the future. Example, alam ko na iniisip mo ngayon is inaabangan mo kung ano yung sasabihin ko. Nakafocus ka sa discussion natin. Nakafocus ka sa lesson. Pero pag halimbawa tinanong kita ngayon, kailan ang birthday mo? Di ba hindi mo naman siya iniisip pero sasagot ka? So these are examples of preconscious, the facts stored in your brain na hindi mo naman iniisip pero lalabas yun, lilitaw yun kasi kailangan mo. So these are the preconscious. Also sabihin mo conscious, the only level of mental life that are directly available to us and the awareness of your own mental process, your thought process. Pag sinabi po natin thought process, that is your way of thinking. Tama ba? Pag sinabi po natin thought process, this includes the perception, comprehension, language, problem solving, etc. In short, utilizing your cognition. Pag sinabi po kasi natin cognition, it is your way of thinking. Also, the process of acquiring knowledge and skills. And at the same time, your thought process. Pag ginagamit mo at aware ka, ginagamit mo yung utak mo at aware ka sa nangyayari sa paligid mo, that is underconscious. Okay? Again, the three levels of mental life are the unconscious, preconscious, or also known as subconscious, and also the conscious. Let's proceed. Tatandaan po natin yung tatlong elements of personality. Una, id. Sabihin mo, id, ego, superego. Say it again. Id, ego, superego. Pag sinabi po natin id, sabihin mo id. Pag sinabi natin id, that is the unorganized part of the personality structure that contains a human's basic instinctual drive. In short, sabihin mo na lang, pleasure principle. Say it again. Pleasure principle. Pag sinabi po kasi natin pleasure principle, there should be an intermediate gratification. Immediate gratification and satisfaction of the need of that certain individual. Also, you do not consider the other aspects. At very common po dito ang mga babies. Di ba ang favorite word? What is the favorite word of the baby? That's the no. And gusto niya mag-gratify lahat ng gusto niya. For example, natutulog ka. Natutulog ka kasi galing ka sa trabaho. Or galing ka sa work. Galing ka sa work or trabaho, the same na pala yun, work or galing ka sa school. Ngayon may anak ka or pamangkin ka. Alas dos na san mahaga. Nagparatangis, turog-turog ka, naghahagro ka. Pero nagparatangis ang mahod mo or ang anak mo. Kaya ginugutom siya. Siyempre, the language of the baby is the cry. Hindi naman yan kasi magsasabi na nagugutom ako ma. Diba? Hindi pa naman niya kaya yun. So, iiyak talaga siya. So, ngayon pag-iyak niya, ang lakas. Nagising ka.
So, ano gagawin mo? You have to prepare for the milk. You have to feed him or her. Tama ba? So, that's the example of the id. The baby, immediate gratification ang gusto niya kasi nagugutom siya. Pleasure principle kasi ang makakapagbigay ng pleasure niya is ang masatisfy ang need niya, which is to drink the milk. Nag-guess niyo po ba? So, regardless kung anong ginagawa mo, he does not consider other aspects. Kung anong ginagawa mo, kung puyat ka ba or what, pero kailangan niya na mag-gratify mo kung ano ang kailangan niya. Okay, nag-guess niyo po ba ako? That's the id. Also, let's proceed with the ego. Pag sinabi po natin ego, that is the component of personality that is responsible for dealing with the reality. Pag sinabi po natin ego, sabihin mo reality principle. Say it again. Reality principle. Also, sabihin mo balancer. Okay, very good. Pag sinabi po kasi natin ego, to further understand ego pala, let's proceed na muna with the super ego. Sabihin mo super ego. Say it again. Okay, pag sinabi po na kasi natin super ego, that's the last component of personality to develop. And it provides guidelines for making judgment. Clue word natin dyan, judgment. Kasi sabihin mo pag super ego, morality principle. Say it again. Morality principle. Because pag sinabi natin morality, that is your awareness between what is good and bad and what is right from the wrong. Diba? And it affects our judgment. Tama ba? So, okay. To give you a concrete example about these three, we have here. Gusto mong kumain ng chocolate. Gusto mong kumain ng chocolate at yan yung id because that will give you pleasure. The pleasure principle, the id. Pero, sinasabi ng super ego, which is the morality principle, also tandaan mo din pala, during the super ego, nakadikit na word dyan ay conscience. Sabihin mo conscience. Very good. That's your consensya. Nagahutik. Si super ego, no. Hindi ka pwedeng kumain ng chocolate kasi nasa diet ka. Diba? Pero, si ego, which is sinabi natin, the reality principle, the decision maker, ikaw, aware ka, the reality principle, and sinabi din natin, balancer, gagawin niya, ay sige, kakain lang ako ng konti to satisfy my id, and also, hindi ma-violate si super ego. Diba? So, kakain lang ako ng konting chocolate. Nag-guess po ba? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple yung id, ego, super ego. Pag sinabi natin super ego, morality principle. Pag sinabi natin id, that is the pleasure principle. At pag sinabi naman natin ego, that's the reality principle or also known as the balancer. Okay. To further understand this, meron po ginamit si Simon Freud na diagram. This is the iceberg in the water. Let the iceberg be the the water be the non-conscious. Pag sinabi po kasi natin non-conscious, these are the things na hindi mo pa alam. These are the things na malalaman mo pa lang. Example, yung mga lessons natin at the next meetings na malalaman mo galing sa akin. These are the non-conscious. At floating lang yan dyan sa water. At nag-wait lang na magpilit dila sa iceberg. And let be the iceberg. Be the conscious, pre-conscious, and the unconscious. Sa unconscious, guys, tingnan mo yung deepest part. Sa deepest part, syempre hindi mo yan makikita. Mostly hindi mo mararamdaman. And that's the unconscious. The same time kanina, that's the Oedipus complex. Unconscious actually said towards your mother. Also, dito sa upper part, pakikita mo yung iceberg, yung nakalitaw. So, that's the conscious part. Ikaw, ang iniisip mo. Na-aware ka sa surroundings mo. At dito naman, mapapansin mo ang pre-conscious na sa shallow part. Anytime, pag halimbawa maghubas, malitaw si pre-conscious. Ang pre-conscious kasi, sinabi natin, or subconscious, na yan yung mga alam mo na, pero lalabas siya sa utak mo pag kailangan. The same time with pag naghubas. Pag naghubas, anytime, nilitaw din siya. Tama ba? So, yan. That summarizes the diagram. That's the summarizes the psychoanalysis. So, that's all for today. Thank you so much for lending your time with me. So, I hope you learned something today. So, that's all. Goodbye and keep safe.